Bago tayo magtungo sa pag-aaral natin ngayon, ang ating titingnan ang ikalawang elemento ng Ebanghelyo, tayo po muna ay manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa inyo pong awa at kabutihan sa aming pong lahat. Sa kalagitnaan po nitong dinadaanan ng buong mundo ngayon dahil dito sa pandemya, salamat na patuloy na kayo po ay nag-iingat sa amin at binibigyan niyo po kami ng mga pagkakataon upang makapag-aral ng inyo pong salita. Salamat na kami po ay nakakapanalangin. At salamat na sa tuwing kami nagpe-pray, hindi lamang po kami nagsasalita sa hangin, kung hindi talagang merong buhay na Diyos na aming kinakausap at nakikinig sa aming mga dalangin. Tulungan niyo po ako sa pagbahagi ng inyo pong salita at panalangin namin ay muling bigyan niyo po kami ng malaking pagpapala, lalo na ang Ebanghelyo niyo po ang aming pag-uusapan. Salamat po aming Panginoon. Hadlangan niyo po lahat ng gawain ng Diablo at kayo po, Panginoon Diyos, ang maluwalhati sa gawain namin ngayong gabi. Sa pangalan po ni Jesus, ito pong dalangin namin. Amen. And amen. Okay, so tayo po ay magpapatuloy sa ating pong pag-aaral patungkol po sa Ebanghelyo na banggit ko kung isa-summarize natin ang key elements ng gospel ay itong mga ito, no? Una, nagsisimula ito sa Diyos na nasaktan natin ng Panginoon, the offended one. Ikalawa ay ang tao, tayo ang nanakit, kumbaga, sa Panginoon Diyos dahil sa ating mga kasalanan, dahil sa ating buhay. And then, ang ikatlong elemento ng Ebanghelyo ay si Kristo. Siya ang nagkakasundo, siya ang gumagawa ng paraan upang magkasundo tayo sa Panginoong Diyos na nagalit sa atin dahil sa ating mga kasalanan. And then, hindi po automatic na dahil si Jesus Christ ay nagbigay ng kanyang buhay, nagsakripisyo para sa atin, eh automatic tayo naliligtas. Hindi, kinakailangan ay mayroong requirement ang Panginoon sa atin at ito yung tinatawag nating repentant faith. Kailangan nating tumalikod sa ating kasalanan, mga kasalanan at manampalataya kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. At ang ikahuling bahagi ng nitong Ebanghelyong tinatawag natin ay ang mga pangako tungkol sa anong tong blessings na matatanggap natin kung tinanggap natin si Jesus Christ. At kung hindi natin gagawin yon, ano ang sinasabi ng Panginoon na magiging parusa sa atin? So ito yung tinatawag nating blessing or threat. No? Sinasabi ng Biblia na pag hindi nyo sinunod ito, ito ang gagawin ko. Generally, kumbaga, ito yung mga elements, mga key elements na makikita natin. Okay, so last time nakita natin yung unang importanteng elemento ng Ebanghelyo, which is God the offended one. At nakita natin ang dahilan kung bakit itong unang elemento, dahil ito yung approach ni Apostle Paul. At nakita natin na ang dahilan kung bakit nagsisimula tayo sa Panginoong Diyos, dahil sa pamamagitan lang ng pangunawa natin sa Panginoon, sino siya, paano natin siya nasaktan, at dahil dito, exposed tayo sa kanyang galit, dun lamang natin tatanggapin si Jesus Christ ng tama. Okay, so yun yung una. Ngayon, titingnan natin yung ikalawang key element of the gospel, which is man the offender. So ito naman ngayon, tututukan natin yung tao. No? Yung tao na naka-offend sa ating Panginoon. Kung paano sinabi natin, kailangan ma-recognize muna natin ang Panginoon Diyos. Dapat din ma-recognize natin ang ating sarili bilang mga makasalanan upang tayo ay maligtas. Kung hindi natin marirealize na tayo ay nagkasala sa Diyos at sa ating kapwa, hindi natin tatanggapin si Kristo bilang ating atoning sacrifice and redeemer from sin. Hindi natin tatanggapin si Kristo as savior from the wrath of God. Hindi natin tatanggapin si Jesus as our mediator na makikipag-reconcile sa atin to the offended God. No, kaya nakita nyo, no, napaka-importanting maintindihan natin ang Diyos at ang ating sarili. Now, ito nga ang importanting qualification para ang isang tao ay maligtas, na kinakailangan ma-recognize muna niya na siya ay makasalanan in need of a Savior. Tingnan niyo itong passage na to sa Mark chapter 2, verses 15 up to 17.
Si Jesus Christ sa time na ito, siya ay nasa isang tahanan at kasama niya maraming mga tax collectors at saka mga makasalanan na, kumbaga tayo sabihin natin, nakaupo. Pero sila naka-recline, nakasama si Jesus at yung mga disipulo niya. So maraming mga nandoon na sumusunod sa kanya. Ngayon yung mga skriba, yung mga scribes at saka scribes sa mga Pharisees, nung nakita nila na si Jesus ay kumakain kasama ang mga makasalanan at ang mga tax collector, sabi nila sa mga disciples si Jesus, bakit siya ay kumakain kasama ang mga tax collectors at ang mga makasalanan? Nung narinig ni Jesus Christ ito, sabi niya sa kanila, yung mga walang sakit, hindi nila kailangan ng doktor. Those who are well have no need of a physician. But those who are sick, so sila lamang na may sakit ang nangangailangan ng doktor. And then sabi ni Jesus, kinonek niya sa kanya sarili, I came not to call the righteous but sinners. And si Jesus Christ na mismo nagsabi, yan ang qualification para maligtas. Kailangan mailagay ka sa kategori ng isang makasalanan. Okay, now, bakit maraming mga tao hindi nila nare-recognize na talagang na-offend nila ang Panginoon Diyos, na nasaktan nila ang Panginoon? Bakit ganun? Meron akong tatlong kadahilanan na nakikita. Una, kasi ang mga tao madalas kinukumpara nila ang kanilang sarili sa ibang mga tao. At madalas, pag kinumpara nila ang kanilang sarili sa iba, yung ibang mga mas masasama kesa sa kanila. So tingin nila sa kanilang sarili, ay, hindi ako singsama nila, mabait ako. Kaya yun ang nangyayari. Kaya ang tingin nila, okay ako, wala akong problema. Pero mali yun. Tinan nyo ang sabi ng isang kwento dito sa Luke chapter 18 verses 9 to 12. Si Jesus Christ nagbigay ng isang parable patungkol sa mga taong nagtitiwala sa kanilang sarili na sila ay matuwid, sila ay mabait, at ang baba ng pagtingin nila sa ibang mga tao. O ito sabi ni Jesus Christ sa parable niya sa verse 10, Luke 18. Two men, sabi niya, may dalawang lalaki na nagpunta sa templo upang manalangin. Ang isa pariseo at ang isa ay tax collector. By the way, no, pag nababasa natin yung tax collector, kailangan isipin natin na kinasusuklaman ito ng mga Hudyo, yung mga tax collector. Kasi ang tax collector, representative ng Rome. Eh yung Rome, sila ang sumakop sa bansang Israel. No? Eh ayaw nila yun. Ang tingin nila, kami ang mga pinili ng Panginoon Diyos. Tapos, etong mga Gentiles na to na walang pagkakakilala sa tunay na Diyos, kami nagsasubmit sa kanila. Tapos, etong mga kasamahan nila, mga kababayan nila, ay representative ng mga Romans, for example, nitong mga Gentiles, para kolektahan sila ng taxes. Kaya galit na galit itong mga Hudyo sa kanila, at saka marami sa mga tax collector, corrupt. So yun ang dahilan. Itong kwento ni Jesus Christ, isa daw Pharisee, ito yung religious, yung pinaka-strictong sekta ng Judaism, itong Pharisee, nakatayo daw, tapos sabi daw, nagpe-pray siya sa Panginoon Diyos. Sabi niya, Diyos ko, God, salamat po na hindi ako katulad ng ibang mga tao. Itong mga extortioners, unjust, adulterers, and tapos in-specify niya, even like this tax collector. Ang sama nitong taong ito, no? Talagang nangungutya, ang baba ng pagtingin niya sa tax collector. In-specify pa niya, I fast twice a week, I give tithes of all that I get. O tinan niyo ang kanyang mga sinasabi, no? So ano nangyari dito? Kinukumpara niya ang kanyang sarili dito sa tax collector. Kaya ang tingin niya sa kanyang sarili, mabait ako, hindi ko kailangan na mag-confess ng aking mga kasalanan. Hindi ako, I deserve to go to heaven. Yun ang kanyang tingin sa kanyang sarili. So yun ang isang malaking problema. No, sisharean mo isang tao patungkol sa ebanghelyo, sabihin niya, ba't mo ako sinisharean? Yun, sharean mo yung mga taong nando sa bilangguan. Yun ang mga kriminal. Ako, pinagpapala ako ng Panginoon. O, tinan mo ang sasakyan ko, tinan mo ang bahay ko, tinan mo ang mga anak ko, nag-aaral sa pinakamaayos ng mga eskwelahan. Kung hindi lang COVID ngayon, hindi lang mga quarantine, nasa ibang bansa ako ngayon, nagbabakasyon, kasama ng buong pamilya ko. O yun, ang tingin nila, dahil doon, blessed ako ng Panginoon Diyos, ang pabor ng Panginoon nasa akin. Kaya huwag mo ako share ng ebanghelyo, share mo yung mga iba.
No, tinan nyo, yun ang problema. They are comparing themselves with others. Ikalawang dahilan kung bakit ang tingin ng iba, eh, hindi nila nasaktan ng Panginoon Diyos, hindi nila na-offend ang Panginoon. Because they are blinded by the devil. Nabulag sila ng Diablo. Sabi ng 2 Corinthians 4:4, in their case, the God of this world has blinded the minds of the unbelievers to keep them from seeing the light of the gospel of the glory of Christ, who is the image of God. Whether you believe it or not, sinasabi ng Bible, merong Diablo. Ang tawag sa kanya, siya ang Diyos ng mundong ito. Of course, with a small g. No, kumbaga, sinasabi dito, siya yung may control ng buhay, ng isipan ng mga taong hindi nananampalataya sa ating Panginoon Diyos. At ikatlo, bakit hindi nakikita ng mga tao na sila'y makasalanan at sila ay guilty in the eyes of God? Dahil hindi nila alam ang standard ng Panginoon. Nag-set up sila ng kanilang sariling standard. Kala nila, makakuha lang ako ng 85, pasado na ako sa Panginoon Diyos. Hindi nila alam, ang standard ng Panginoon ay 100%. Kailangan yung righteousness mo, 100%. At sabi nga rin ng 1 Corinthians 2:14, the natural person does not accept the things of the Spirit, for they are folly to him, and he is not able to understand them because they are spiritually discerned. No, hindi nila naiintindihan itong standard ng Panginoon eh. Because it is spiritually discerned. Kailangan ng spiritual eyes, kailangan buksan ng Panginoon Diyos ang mga mata natin para makita natin, wow, ganun pala standard ng Panginoon, ang bigat pala. Ano normally yung sasabihin ng mga tao? Eh, lahat naman ng tao makasalanan eh. Sapagkat kami tao lamang, kaya nagagawa ko itong mga bagay na ito. Nauunawaan ako ng Panginoon Diyos. Yun ang kanilang tingin sa kanilang sarili. Hindi nila naiintindihan na ang taas ng standard ng ating Panginoon. Perfect ang standard niya. Pag hindi tayo umabot doon, bumagsak tayo sa standard ng Diyos. And we deserve to be punished by God. No, kaya yan ang problema natin. Ulitin ko, kaya hindi natin nakikita na sinaktan natin ng Diyos, na na-offend ang Panginoon dahil sa atin, dahil kinukumpara natin ang sarili natin sa iba, dahil binulag tayo ng Diablo, at dahil hindi natin alam kung ano talaga yung standard ng ating Panginoon na perfect standard. Okay, so ngayon, ano ba ang sinasabi ng Biblia patungkol sa kondisyon natin ng mga tao before God apart from Christ? No, sa mata ng Panginoon, na kung tayo ay hiwalay kay Kristo, kung hindi si Kristo kumilos at siya ang ating tagapagligtas, ano ang sitwasyon natin sa mata ng Panginoon? Ito ang masasabi, ito sinasabi ng Biblia. Unang-una, pinapakita ng Biblia, tayong lahat ay makasalanan by nature. Di ba naalala ninyo, kung maalala nyo ang Genesis chapter 2 verse 17, may warning ang Panginoon Diyos sa unang mga magulang natin, si Adan at si Eva, na pag sinuway nila ang kanyang kautosan patungkol sa tree of the knowledge of good and evil, sabi ng Panginoon, kahit na anong puno rito, pwede kayong kumain mula sa mga prutas dito sa iba't ibang mga puno sa garden, except dito sa isang puno na to, the tree of the knowledge of good and evil. Pag kumain kayo dun sa prutas nun, you will surely die. O ano nangyari? Sinuway ng unang mga magulang natin itong utos ng Panginoon. Kinain nila yung forbidden fruits mula dun sa tree of the knowledge of good and evil. At ang naging epekto nun, pumasok ang kasalanan sa buong mundo at namatay. No, pumasok ang kamatayan. Namatay eventually yung unang mga magulang natin. Pero itong kamatayang ito ay kumalat sa lahat ng kanilang mga descendants. Sabi nga ng Romans chapter 5 verse 12, therefore, just as sin came into the world through one man, o dahil sa isang tao, dahil sa kasalanan ni Adan, and death through sin, namatay dahil sa kasalanan, and so death spread to all men because all sin. So kumalat ang kamatayan sa lahat ng tao dahil daw ang lahat ng tao ay nagkasala. Paano nangyari yon? Dahil lahat ng tao ay nagkasala kay Adan. No, na kay Adan tayong lahat, kumbaga eh. No? At nung nagkasala si Adan, parang siguro sabi ng iba, unfair naman yan, wala naman ako dun eh. Paano ako nagkasala nung nagkasala si Adan? Parang ganito na rin yan eh. Parang imagine ko, parang si
Efrain Bata Reyes, kunyari, siya ang pinakamagaling na billiard player sa buong mundo. Siya ang representative ng buong Pilipinas. No? So, kung nanalo siya, kumbaga, panalo natin yon. Pero kung natalo siya, pati buong Pilipinas talo. Hindi mo pwedeng sabihin, eh siya yun eh. Eh siguro kung akong lalaban doon, mananalo ako. Paano ka mananalo? Siya na pinakamagaling eh. Diba? So yung kanyang pagkatalo ay pagkatalo ng mga Pilipino, kumbaga. Si Adan bilang perfect representative o best representative ng buong sanlibutan. Nung siya ay nagkasala, tayo ay nagkasalang kasama niya. Kaya yun ang dahilan kung bakit sabi dito, ang kamatayan ay kumalat na rin, kumbaga, sa lahat ng mga tao. Now, bilang consequence ng kasalanan ni Adan at ng unang mga magulang natin, lahat ng baby na pinanganak sa mundong ito ay morally at spiritually corrupt. No, ang kanyang buong katauhan, ang kanyang kaisipan, ang kanyang affections, ang kanyang conscience, ang kanyang will, lahat ito ay apektado ng kasalanan. Pati katawan niya, lahat apektado. Kaya ito ang sinasabi ng salita ng Diyos na sitwasyon natin. Paulit-ulit pinapakita. For example, sabi ng Psalm 51 verse 5, "Behold," sabi ni David, "I was brought forth in iniquity." Pinanganak ako sa kasalanan. "In sin did my mother conceive me." Sabi ng 1 Kings 8 verse 46, "For there is no one who does not sin." Sabi ng Psalm 143 verse 2, "Enter not into judgment with your servant." Si David ang nagsasalita. Bakit daw? "For no one living is righteous before you." Walang taong matuwid sa harapan mo. Sabi ng Ecclesiastes 7 verse 20, "Surely there is not a righteous man on earth who does good and never sins." Wala ni isang tao. Lahat ng tao nagkakasala. Sabi ng Romans 3, 9-10, "What then? Are we Jews," sabi ni Paul, "any better off? Mas mabait ba tayo? Mas okay ba tayo kaysa sa mga Gentiles? No, not at all. Dahil sinabi na natin, ito ang charge, na ang lahat, both Jews and Greeks, are under sin. Katulad ng nasusulat, ito na, no one is righteous. No, not one, kahit isa. No one understands. No one seeks for God. All have turned aside. Together, they have become worthless. No one does good, not even one." Kahit isa. Lahat ng tao pinanganak sa mundong ito, apart from Jesus Christ, lahat tayo ay makasalanan. So, yun ang una. Yan ang pinapakita ng Bible. No, ito ang sitwasyon natin sa mata ng Panginoon. We are all sinners by nature. Kalikasan natin yon. Ikalawa, we are all sinners by practice and by choice. Pinili natin yun eh. Yun ang practice natin. Ginusto natin yun. Matthew 5, 21 and 22. "Narinig ninyo noon yung kasabihan, 'Huwag kayong papatay. Ang sino mang pumatay, haharap siya sa judgment.' Pero it," sabi ni Jesus, clarify niya, "itong sinasabi ko sa lahat sa inyo, nagalit." Sabi niya, nagagalit sa kanyang kapatid. Siya ay nararapat humarap sa paghuhusga. At ang sino mang nangiinsulto ng kanyang kapatid ay haharap sa council, yun ang kanilang Supreme Court. At ang sino man ang nagsabi, "You fool," no, ikaw utak lamok ka, wala kang kaalam-alam, bobo ka, sabi dito, "will be liable to the hell of fire." Siya ay karapat dapat mapunta impyerno. Salita lang yun. At yung salitang yun, sinira mo yung karakter ng isang tao. Minaliit mo siya masyado. Sinabi mo, wala kang kwenta dito sa mundong ito. O sabi dito, "will be liable to the hell of fire." Sabi ng Matthew 5, 27-28, ito pa isa. Sabi ni Jesus Christ, "narinig ninyo na sinabi, 'You shall not commit adultery.'" Para bagang sinasabi, ito lang ang malaking kasalanan. Pero clarify ni Jesus, sabi niya, "pero ito sinasabi ko sa inyo. Ang sino mang tumingin sa isang babae na may masamang pagnanasa ay nakakomit na ng adultery kasama niya sa kanyang puso." Tingnan ninyo, nasa isipan lang, sa mata lang yun. Sabi ng Exodus 20 verse 17, "You shall not covet." Ito yung
ito yung may desire ka na yung tahanan ng kapitbahay mo, sana mapunta sa akin yan. Sabi ni Moses, you shall not covet your neighbor's wife or his male servant or his female servant or his ox or his donkey or anything that is your neighbor's. So pansin niyo, no, ito yung 10th commandment, you shall not covet. No, huwag kang magnanasa ng masama, huwag mong i-desire na mapunta sa iyo yung mga bagay na pagmamay-ari ng iyong kapwa, ng iyong kapitbahay, bahay man niya o kanyang asawa o kanyang gamit o kanyang kasangkapan, yun ang sinasabi. Alam niyo, noong 2007, si Jerry Bridges ay sumulat ng isang libro. Ang title ay Respectable Sins, Confronting the Sins We Tolerate. Nagbigay siya ng listahan ng mga kasalanan na ang pananaw ng marami, ito ay katanggap-tanggap na mga behavior. Ang motibo ni Jerry Bridges, bakit niya sinulat itong librong ito? Kasi nagkakaroon siya ng conviction, parang napapansin niya na maraming mga evangelical Christians, eh napapansin lang nila yung mga malalaking mga mortal sins o yung mga major sins ng society. Pero nawawala sa kanilang radar yung bang sarili nilang mga kasalanan, mga refined sins sa kanilang sariling puso. Ito yung listahan niya, ungodliness. Ito yung namumuhay ka sa bawat araw na hindi mo iniisip ang Diyos, hindi mo iniisip ang kanyang kalooban, hindi mo iniisip ang kanyang kalwalhatian, hindi ka nagdidepende, hindi ka dumidepende sa Panginoon. Parang walang koneksyon ng Panginoon Diyos sa araw-araw mong kabuhayan. Ungodliness ang tawag dyan. O kaya yung anxiety and frustration, ito parehong nagpapakita ng wala kang tiwala sa Diyos. Discontentment, pag nagbabago yung sirkumstansya mo, eh, hindi ka naniniwalang ang Diyos ay nag-a-arrange ng sirkumstansya mo na galit ka sa Panginoon. Bakit ganito ang nangyari sa akin? Bakit kung pinayagang mangyari ito sa buhay ko? Diba? So, para mo sinasabi na walang Diyos na nagmamahal sa iyo. No? O kaya yung unthankfulness, di ka marunong magpasalamat sa mga ginagawa ng Panginoon sa iyong buhay. Pride, selfishness, lack of self-control, impatience and irritability, anger, the weeds of anger, judgmentalism, envy, jealousy, and related sins, sins of the tongue, worldliness. No, pag sinabing worldliness, masyado kang nakakapit dito at yung isipan mo laging nakatutok dito sa mga bagay sa mundong ito at di mo iniisip tungkol sa Panginoon Diyos. Yan ang tinatawag ni Jerry Bridges na respectable sins. Nirirespeto pa ng ibang mga tao dahil feeling nila, wala yan, maliit na bagay lang yan, pero hindi. Kaya yan ngayon ang sinasabi natin na tayong lahat ay makasalanan by practice and by choice. O ikatlo, tayo ring lahat ay lumihis sa plano ng Panginoon Diyos sa ating mga buhay. Sabi nga ng Romans 3 verse 23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Imbis na sambahin natin ang Panginoon Diyos. Ano sabi ng Romans 1:21-23? Although they knew God, kahit nakilala nila ang Panginoon, kahit na alam nilang may Diyos, kumbaga, no, hindi nila sinamba ang Diyos bilang Diyos, hindi sila nagpasalamat sa Kanya, kung hindi, they became futile, no, naging inutil sila sa kanilang pag-iisip. No, ang kanilang mga puso ay nandilim. Sinasabi nilang sila'y matatalino pero sila'y naging mga fools, no? At pinagpalit, bakit? Dahil pinagpalit nila ang kalwalhatian ng Diyos na hindi namamatay sa mga imahen, mga images na gawa na kumokopya sa tao, sa mga ibon, sa mga hayop, sa mga creeping things, mga ahas. So yun ang sinasabi dito, hindi nila sinamba ang Diyos. Eh yun ang purpose ng Panginoon eh. Yan ang plano ng Panginoon Diyos na ma-enjoy natin ang Panginoon at i-glorify natin ang Panginoon Diyos sa ating buhay. Nawala yun. Ano pa? Imbis na hanapin natin ang Panginoon Diyos, yun ang gusto niya sa atin, anong nangyari? Walang naghahanap sa Panginoon. Sabi ng Romans 3:11 and 12, no one understands, no one seeks for God, all have turned aside.
Sabi ng 2 Timothy 3 verses 2 and 4, imbis na mahalin natin ang Panginoon Diyos, ano nangyari? Sabi doon, for people will be lovers of self, lovers of money, lovers of pleasure, rather than lovers of God. Mahal lang natin sarili natin, lang natin, mahal lang natin pera, mahal lang natin mag-enjoy dito sa mundo. Pero hindi natin masabing, mahal ko ang Panginoon. Yan, kung wala si Kristo sa atin, hindi natin ito magagawa. Okay na, ika-apat. Ano ang sitwasyon natin sa mata ng Panginoon? Apart from Christ, tayong lahat ay nasasailalim sa kapangyarihan at impluensya ng kasalanan at ng diablo. Isa sa pinaka-importanting passage na nagpapakita nito ay ang Ephesians chapter 2 verses 1 up to 3. Tingnan niyo sabi rito. And you were dead in trespasses and sins in which you once walked following the course of this world, following the prince of the power of the air, yan ang diablo, the spirit that is now at work in the sons of disobedience. Sinong mga ganyan ang nangyayari sa kanilang kontrolado ng diablo? Among whom we all, tayong lahat, once lived in the passions of our flesh, carrying out the desires of the body and the mind, and were by nature children of wrath, like the rest of mankind. Tayo, sabi ni Paul, tayo na, ito, dinidescribe niya yung mga Kristiyano na naligtas na, no? Naligtas na, pero sabi niya, before tayo naligtas, before, nung wala pa si Kristo sa ating buhay, ito tayo, patay tayo, spiritually. Tayo ay lumalakad ayon sa kaparaanan ng mundo. Tayo ay kontrolado ng diablo. Tayo ay sumusunod, bihag tayo sa kagustuhan ng laman. Kung anong ginusto ng laman, wala tayong ginagawa, kundi sumunod lang. At katulad ng buong mundo, tayo ay nasasailalim sa galit ng Panginoon. Yan ang ibig sabihin niyang, by nature, children of wrath. We have all, tayong lahat, nasaktan natin, we have all offended God. At dahil dito, nasasailalim tayo sa kanyang galit. Dahil sa kung sino ang Diyos at dahil sa mga ginawa niya para sa atin, nire-require ng Panginoon ang absolute allegiance, love, submission, service sa kanya. Problema, hindi natin ginawa yon. And so, sinaktan natin ang Panginoon at galit siya sa atin apart from Christ. Kaya sabi ng Romans 1:18, for the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men who by their unrighteousness suppress the truth. Sabi ng Romans 6:23, the wages of sin is death. Ano ibig sabihin ng death dito? Nabayad sa ating mga kasalanan? Hindi lang ang ibig sabihin ito na ang spirito natin ay humihiwalay sa ating katawan, kaya tayo ay namamatay, pero ang ibig rin sabihin ito, yung walang katapusang kaparusahan ng Panginoon sa impyerno. Kaya sabi ng 2 Thessalonians 1, 8 and 9, ito isa sa mga pinakanakakatakot na passages ng New Testament. In flaming fire, sa nagbabagang, sa apoy, no? na nagbabagang apoy, kumbaga, inflicting vengeance, ibibigay ng Panginoon ang kanyang galit, no? Babawian niya. Lahat tayo, binabastos natin si Jesus Christ, hindi natin siya tinatanggap sa ating buhay, sinasabi natin wala tayong pakialam sa Panginoon Diyos, at wala siyang pakialam sa atin, yun ang sinasabi natin lagi, hindi tayo sumusunod sa kanyang salita. Nako, merong kabayaran yan. Merong vengeance ang Panginoon. Sabi dito, kanino? Inflicting vengeance on those who do not know God and on those who do not obey the gospel of our Lord Jesus. Verse 9, they will suffer the punishment of eternal destruction away from the presence of the Lord and from the glory of His might. Walang katapusang pagdurusa. Kahit na isang minutong break sa impyerno, wala. Now, finally, anong malaking problema natin? Anong sitwasyon natin sa mata ng Panginoon apart from Christ? We are helpless to save ourselves. Sa sarili nating lakas, hindi natin kayang iligtas ang ating sarili.
Kaya tingnan niyo ang mga sinasabi ng Bible. Sa Matthew chapter 7 verse 18, sabi doon, "A healthy tree cannot bear bad fruits, nor can a diseased tree bear good fruit." Sabi ng John chapter 6 verses 44 and 65, "No one can come to me unless the Father who sent me draws him. And he said, this is why I told you that no one can come to me unless it is granted him by the Father." Hindi natin kayang lumapit kay Jesus Christ kung hindi dahil sa tulong, dahil sa paghatak ng Panginoon Diyos sa atin. No? So, sabi ng Romans chapter 8 verse 7 and verse 8, "For the mind that is set on the flesh is hostile to God. It cannot submit to God's laws. Indeed, it cannot. Those who are in the flesh cannot please God." Hindi natin kaya. Apart from the grace of God, apart from Jesus Christ, tayong lahat ay makasalanan sa ating kalikasan. Tayong lahat ay makasalanan dahil sa ating practice at dahil pinili nating gumawa ng kasalanan. Tayong lahat ay lumihis mula dito sa plano, sa purpose ng Panginoon para sa atin. Tayong lahat ay nasasailalim sa kapangyarihan at impluensya ng kasalanan at ng diablo. Tayong lahat sinaktan natin ng Panginoon Diyos at dahil dito, nasasailalim tayo sa galit ng Panginoon. At ang problema nating malaki, hindi natin kaya, tayong lahat, hindi natin kayang umalis, lumabas sa sitwasyong ito. Na kontrolado tayo ng diablo, kontrolado ng kasalanan, galit ang Diyos sa atin, hindi natin kayang iligtas ang sarili natin mula sa sitwasyon na yon. Kaya yan ang malaking problema natin. At hanggat hindi natin nare-realize ito, hanggat hindi natin sinasabing, "Panginoon, ganito pala ako. Ako pala ay makasalanan. Ako pala ay nasasailalim sa iyong galit. Kailangan ko ng isang mamamatay para sa aking mga kasalanan. Kailangan ko ng kanyang perfect righteousness na ito ang mailagay sa akin." Hindi natin tatanggapin si Jesus Christ ng ganun kung hindi natin nare-realize kung ano sitwasyon natin. So it is so important ma-realize natin sino tayo para tanggapin natin si Jesus Christ ng tama. No, pag nakita mo kung sino ka sa mata ng Diyos, apart from Christ, tatakbo ka kay Kristo at sabihin, "Lord, have mercy upon me, the sinner." Sana po ay pag-isipan natin ito. Sana talaga sabihin natin, "Lord, maawa po kayo, kailangan kita sa aking buhay." Tayo'y manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa pinapakita ng inyo pong salita. Marami kaming pananaw patungkol sa aming sarili. Kung pagbabasihan lang ang katalinuhan namin, iisipin namin, tao lang naman ako eh. Kaya siguro okay na sa Panginoon kahit na hindi ako umabot ng kanya standard. Langit pa rin ang mapupuntahan ko. Pero Panginoon, hindi yan ang sinasabi ng inyong salita. Sinasabi po ng inyong salita na bumagsak kaming lahat sa standard ng Panginoon. Kaya't kami ay nasasailalim sa kanyang galit. Panginoon, patawarin niyo po kami. Sana po ang mga nakikinig ngayon, ma-realize nila na sila'y makasalanan apart from Jesus Christ. Sana po itanggapin nila ang Panginoong Jesus habang may panahon pa sila. Salamat, Panginoon, sa napakagandang balita na binigay niyo na hindi man namin kayang iligtas ang aming sarili, pero meron kayong pinadalang tagapagligtas, sarili niyo pang anak na nagbayad sa aming mga kasalanan at namuhay ng perpekto para sa amin upang gawin ang hindi namin kayang gawin para matuwa kayo. Siya lang na inyong anak ang aming tagapagligtas at Panginoon. O Lord, kumilos po kayo. Maawa po kayo sa lahat na nakikinig ngayon na hindi pa nakakakilala kay Jesus. Sana po sila'y tumanggap sa Panginoong Jesus. Ito pong dalangin namin sa makapangyarihang pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen and amen.